lang yan, high school tayo. Di ba may mga fourth year sa atin? Naalala ko nung third year ako, yung fourth year, ingit na ingit ako eh. Kasi iniisip ko, buti pa siya, magka-college na. Ako, third year pa rin. Pero hindi ko nalalamamalayan, next year, ako na pala yung fourth year. Nauna lang siya. Pero yung narating niya, mararating ko din. Yes! Oh. Wala akong pera. Bro, okay lang yung walang pera. Huwag mo munang isipin yung 7980. Ang isipin mo dito yung possibility. Kasi pag inisip mo yung problema, hindi tayo makakapagsimula. Isipin mo yung possibility. 7980, gawin natin ng paraan. Tingin mo, may mautangan ka, wala. Sabi niya, punong-puno na ako ng utang. Sige, ganito na lang. Pag-uwi mo ng bahay mamaya, pagdating mo sa sala, gumikit ka. Tapos tumayo ka. Tumuro kang ganyan. Tapos suminto ka, yung una mo maituro, isimula natin. Bilis lang. Sabi ko sa kanya, maraming nag-join sa yung global, wala rin pera. Yes. Can you imagine yung mga pinakita ko sa yung picture kanina? Dating tricycle driver, dating nagtitinda ng tuyo sa palengke. Walang 7,980 yun, pero gumawa ng paraan. Alam mo, sabi sa akin ng mentor ko, okay lang yung walang pera, kasi may paraan. Ang mahirap, yung wala ka ng pera. Walang pinagkaiba to, Brad. Sabi mo sa mga nag-abroad, wala namang pera yun eh. Pero magbabayad ng placement fee na 150,000, makaalis lang. Yes. Ganito rin sa Ingloba. Kung tayo nga eh, naglalabas ng utang ng pera sa piyesta, nagsuswipe ng credit card para sa mga birthday ng anak natin sa Jollibee, bumibili tayo ng 6 months to pay na flat TV sa SM. Kung nagagawa natin yan, mas kaya dapat natin gawa ng paraan yung opportunity na magbabago ng buhay natin. Yes! Tama ka ba? Ang daming sagot dyan! Matututo ka lang pag ginagawa mo. Hindi ka matututo pag hindi mo ginagawa. Kaya go out there. Huwag yung pag may objection, nanginginig ka. Wah, sa una lang yun. Mamutla-mutla ka pag... Mahiyain ako. Sabihin mo dito, pag umattend ka ng training, kakapal din ang mukha mo. Ha? Mahirap yan. Lahat naman ng bagay na may value sa mundo, pinaghihirapan. Yes. Pero maganda dito kasi mahirapan man tayo, tayo rin na makikinabang. Yes. Hindi yan magtatagal. Alam mo, Brad, 8 years ago, sinabi na rin sa akin yan. Ngayon, nakatayo pa rin yung company. Marami pa rin nagsasabi na hindi tatagal. Brad, 2 years from now, may sarili ng building ang AIM Global dyan sa Ortigas. Yes. Hindi pa rin matatagal. Parami ang branches namin, parami ng members sa buong mundo. Marami na nagsabi, hindi daw tatagal ang AIM. Maraming hindi nag-join dito kasi hindi daw tatagal. Pero mga kaibigan, ang dami na pong nagbago ang buhay sa AIM kasi ang tagal-tagal at tatagal pa itong kumpanyang ito. Okay? Ayaw ng asawa ko, kausapin natin. Ako nung nag-network ako, I was very active. Pagkakausap ko yung lalaki at asang argument niya, makaayaw ng misis ko eh. Punta tayo sa bahay niyo, kausapin ko misis ko. Talk to the spouse lagi. Talk to the parents. May linya ako na lagi ganito. Meron kasi akong downline nung araw. Kada na lang kami magkikita, lagi nagpapamotivate sa akin, estudyante. Sabi sa akin na, kaya, motivate mo naman ako. Galita naman ako ng mama eh. Ay, nahihinto na ako mag-net. Motivate na naman ako. Excited na naman siya. Para naman siyang logo na. Sa kamelo. After 1 week, magkikita na naman kami. Kapag pinalalayas na ako. Motivate ko na, tapang na naman yun. Kada na lang kami magkikita. Lagi na lang negative. Sabi ko, sige ganito. Kasi yung bata, estudyante, masigasig. Sabi ko, sige ganito. Gawin natin, home party tayo sa bahay. Tuwan-tuwa! Yung home party, yung magsiset ka ng mga audience sa bahay mo, pupunta dun yung upline mo para mag-explain. Sabi ko, gather ka ng 8 to 10 people, pero target ko, parents mo. Sige, isa-set ko this coming Saturday. Invite ako ng mga friends ko. Tapos pasabihin ko sa parents ko na matin. Hindi, okay pa ako. So pagkatapos na, uwian na, konting coffee. Usap na kami, ito na. Nagliligpit na ako ng gamit ko, coffee, etc. Sabi sa amin namin, eh sir, gano'ng baka tagal na ano, na pumasenso yung agak ko dyan ko sa palo. Sabi ko, ako kasi hindi ako nag-exaggerate. When people ask me kung ano, sabi ko, tita, 2 years. Dire-diretso. Di pa ako tapos magsalita. O sabi sa akin, 2 years. Ang tagal naman. Eh di paliwanag na naman ako sa kanila mag-asawa. Lagi kong linya ganito. Alam mo sa ipag-unong anak mo. Kaya ako po tinutulungan. Kung ginagabi man ho sa pag-uwi yan, huwag ko kayo maglala kasi nagtitraining ho kami. At hindi naman ho napapahamak dahil ako mismo, I make sure na
no, productive sila, hindi naglalakwat siya. Huwag ko kayo maglala, baka iniisip nyo kasi habang yan po nag-networking, eh kung ano-ano ginagawa, hindi po. Tinitrain ko po sila. Tsaka, ang dami yung pangarap ng anak nyo. Alam mo yung tita, no, kung may unang tutulong sa anak nyo, hindi po ako. Kung may unang tutulong dyan, kayo po. Kasi ako hindi ako kaano-ano eh. Alam mo, pag sinasabi ko yun, durog ang puso. Kung may lagi kong linya yun. Kung nari, asawa naman. Alam mo, kung may tutulong sa wife mo, hindi ako eh. Kasi hindi ko siya kaano-ano. Alam mo, kung may number one tutulong sa kanya, Brad, dapat ikaw. Lagi akong ganito. O di, eto na eh. Natid na ako sa labas. Nasa kalsada lang yung ano ko eh. Yung sasakyan ko. At that time, I was driving a Nissan Patrol. Yung modelo. Nakakita ng nanay. Sabi sa akin, sir, sa'yo ba yan? Sabi ko, oh, kita. Bit-bit ko yung package namin. Sabi niya, ilang years po bago niyo nakuha yan? Sabi ko, ano po yan? 4 years? Di pa ako tapos magsalita. Sabi ko, 4 years po. Ang bilis naman! Kanina yung 2 years, ang tagal! Yung kotse na 4 years, ang bilis! Doon ko na-realize na, you know, pag-result, mabilis. Pero pag tinatrabaho, ang tagal. Talk to your speed, talk to your people, talk to them. You know, if you do the business with the heart, these are very easy. Do the business with the heart. Don't just do this for the sake of making money dahil mag-wampay, mukha ko wampay. Kunin ko ito dapat, wampay. Kailangan ko ito wampay, may wampay talaga, kailangan ko. Kunin ko ito kasi kailangan 500. Talk. Huwag din ito mag-gani. Talk from the heart. Doon kayo makakuha ng tao. Nung araw, usong-uso to, telephone, invitation. Pero ngayon, hindi na. Text na ngayon, at saka, personal invitation. Pag nag-OPP kayo, iba-iba ang presentation natin. May one-on-one presentation. Meron namang tinatawag na house meeting. May tinatawag na office presentation. Iba-iba yan. One-on-one presentation, kanino bagay ito? May binabagayan yan eh. Hindi lahat dadali nyo sa office, seminar. Yung mga high-end na recruits ninyo, supervisors, may authority, may kaya, negosyante, hindi na pinaupo yan sa OPP, seminar. Starbucks na yan. Boss coffee, over lunch. Pag hindi ka pa marunong, ilahin mo yung upline mo, ah, may papa one-on-one naman ako. Kilala to sa lugar namin eh. Medyo, ano kasi, high-end, hindi pa ako marunong. Pwede ba ikaw muna mag-OPP sa Monday? May appointment ako, 2 o'clock, magkikita kami dyan sa Robinson. Pupunta yung upline mo dun, ang tawag dun, one-on-one presentation. Kasi yung mga negosyante, alam ka naman umupo yan sa seminar. Tapos ang sasabihin pa, isang palakpak! Isang palakpak! Mag-culture shock yan! Tapos sasabihin pa ng speaker, may pangarap ba kayo? May mas marami pang pangarap na nakuha yun kaysa sa kanya eh. Tama ba? Sasabihin ng speaker, gusto niya bang imaman? Eh yung kausap niya, mas mayaman pa sa kanya. Tama mali? Tama. Negosyante, ang memory span niyan, alam nyo? 15 minutes, 30 minutes, dapat malaman na lahat. 2 hours mong pauupo yan. Ako, walang time yan. Kaya may one-on-one. Boss mo, alam naman pauupo yung pa-boss mo dyan. OPP na yun sa labas. Gets ba nila? Yes. Kung hindi ka pa marunong, upline. Pag bago ka, observe. Upline, ikaw, kinakausap niyo yung prospect mo. Tignan mo si upline how he does it. Bakit? Para makita ng mirror neurons mo. Mirror. Kukopyahin mo yan eh. Pero kung ipapakita doon sa prospect mo na namumopya ka. Pag nag-uusap sila, ganyan-ganyan ka. Pero hindi niya alam, ina-absorb mo yung naririnig. Huwag ka magtatext habang magkausap siya. Total, wala man ako ginagawa, magkikendi crush ka lang. Wala akong ganun. Observe ka. Be professional. Ang tawag doon, ABC. I-apply mo yung A, ikaw yung B, yung kausap C. Maybe sabihin yung ABC, advisor, bridge, customer. Advisor, bridge, client. ABC. A, siya yung may confidence, may proof, may kita. Siya mag-OPP, siya maglalatag sa prospect mo. Tawag sa prospect mo, client. Ikaw, bridge, ikaw magpapakilala sa kanila. Ikaw ang link, kaya tawag sa'yo tulay ka. Ang trabaho mo, pag sila nag-uusap, kikinig ka lang. Huwag yung, di ba, pag sinasabi na ng upline mo, ikaw, alam mo, ang ganda talaga dito, sabi ko sa'yo, maganda, di ba? Sabi ko eh, di ba? Tapos sinasabi ng upline mo, kailangan dito, pag-aralan mo lang, balik ko, sabi ko sa'yo, pag-aralan mo. Huwag ka magsa-second emotion. Pigilan mo yung bibig mo, kahit gusto mag-set up. Nakuha niyo ba? Yes! Bakit? Because ang goal dyan, ang tawag doon, caddying. Caddy. Sabihin nyo, caddy. Caddy. Sino ba yung caddy sa golf? Di ba yung nag-assist? Yes. Siya yung nagpapayo, may dalanong? Yes.
club, etc. Ang ibig sabihin nung pag yung apply mo, sponsor mo, tinutulungan ka, kinakadi ka niya. Kasi ang goal, matuto ka as time goes by. He will never be able to present it to you the whole time, no. Temporary lang yung kaya, merong cooking time. Ang cooking time, yan yung pagluto ka na, isasalang ka na ng upline mo na ikaw na dapat mag one-on-one. Kaya dapat, observant ka, tinitignan mo. Tapos pag-uwi mo ng bahay, practice. Ganun lang. Ang tawag doon, one-on-one. May pinipili ka. House meeting, may mga tao na madali sa kanila mag-gather ng kapitbahay sa lugar nila. House meeting, pwede nga imbitahin mo dyan yung friends mo, kapitbahay mo dyan across your house. O minsan ka-office mates mo na, bro, punta ka naman. Mari, punta ka naman. Office mate, punta ka naman sa bahay. May konting gathering, may business opportunity. Tapos pagkatapos nun, may konting pika-pika. Pupunta kasi dun yung business partner ko, magpipresent ng business opportunity, ng magandang kitaan. Na, ano mo yun? Online marketing, international operations, yung company, na pwede tayong kumita part-time. Pag tinanong ng umaap ng kopisina, ngayon, yung business ba yan? Ba't di man lang ako sa akin ilatag? Sabi mo kasi, ano eh, may business meeting kami sa bahay, eh kailangan ko mag-gather ng maraming audience. Isa ko dun sa naiisip ko, kaya dun na lang natin pag-usapan sa bahay. Gather ka mga 8 to 10. Huwag nang dadami dun, kasi hindi na manageable. Ang advantage nitong house meeting, personal. Tapos pangalawa, pag nagustuhan ng audience mo, uuwi lang, pag-uwi, pagbalik, may dala ng pera. Pangalawa, mas madaling mag-gather, lalo na pag may pika-pika. Para hindi magastos, huwag kayo maghahanda ng kare-kare, spaghetti. Kasi simula pa lang kayo. Part na ng kultura ng Pilipino na ay konting merienda. Ang basis noon, laging ano, one solid, one liquid. Alam niyo na yun, tubig na may yelo. Siyempre, konting, alam niyo na, pansit, ano ba naman yung sandwich, may konting juice. Alam niyo na yun, okay? Office presentation, ito yung regular presentation sa opisina. Pero may technique ito. Anong technique? Kung gusto niyo yung recruit niyo, makonvince natin sa office presentation, uupo kayo sa harap hanggang kalahati ng room. Because that is where mas receptive ang message. Sa likod, hindi na ganun ang dating. Lalo sa 7th floor, from the stage dun sa pinakalikod, ang layo na nun. Iba na yung energy ng message pag dumating sa dulo. Yung mga tao pa sa likod, nagkukwentuhan, nagtitext. Yung prospect mo, imbis makinig, yung kausap niya, nagbubuluman, nadidistract. It's about your future. Kaya dapat ang papasok dito, puro muna, positive. Gusto mo maging milyonaryo? Be with people who are millionaires. Bakit tinawag na milyonaryo, milyonaryo? May million siya eh. Kaya millionaire. Pag ang pera mo, 1,000, tawag sa'yo, 1,000-aire. Pag ang pera mo, 100, 100-aire. Oh, millionaire, 1,000-aire, 100-aire. Kung ang savings mo, 100, at ang barkada mo, ganun din, paano kayo aangat? Be with us, ladies and gentlemen. Because dito tuturuan namin kayo, tutulungan namin kayo maging milyonaryo. Pag-ibig, ang tawag dyan, law of association. Be able to associate yourself with people who will be able to help you get your goals. Huwag muna sa hindi. Ganun talaga. Sa buhay, if you want to get something, you have to give up something. May mga tao talagang hindi kayo masasama sa pagpunta nyo sa tugatog ng tagumpay. Alam nyo po, pag ang butterfly, ang caterpillar naging butterfly na, hindi na siya pwede makipagbarkada sa caterpillar. Magkaiba naman dun yan. Ganun din yung caterpillar. Hindi na siya pwede makipagbarkada sa butterfly. Nagkapakpak pa yung butterfly kung ang barkada niya, caterpillar din. You know what I'm saying? Yes. Sa buhay, in global, along the way, you will lose many friends. Friends who are not in the same vibration as you are. Friends who are not in the same frequency as you are. Friends who are not in the same belief level as you are. And it's fine. Ganun talaga. You will never be able to please everybody. Pero along the way, you will lose many friends. But along the way, you will gain many more friends. Yes. Friends, uplines, crosslines, downlines, naiisa pa nga ito na nagdadamayan kayo, na lahat kayo positive. Now, pag-usapan nyo, tingnan nyo, pag-isipan nyo mabuti. Lahat ng pinag-usapan natin kanina, kung i-apply mo, isa sa puso nyo. Saka papunta sa implodan.
payamang ka talaga. Did you learn something? Yes! Yeah, friends, this is just the beginning of something wonderful. A journey that will get to, that will help us get us to our goals. Nagsisimula pa lang tayo. Pagkatapos nito, mga kaibigan, in my heart, sa audience na to, kayo na ang susunod na milyonaryo. Maraming salamat. God bless you all. More power to you. Thank you.